Good morning po sa inyo lahat. Isa pang yugto na ating COVID Bible School. Ang pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay Sayang lang ba? Sayang lang ba? Maminamahal natural lamang para sa atin na bilangin ang pakinabang na ating binabayaran o ginagastos. Tibagi po na ating pagiging mabuting katiwala o tagapamahala ng yaman mula sa Diyos. Kung mag-i-invest ka, syempre, natural lamang sa isang negosyo, tiyakin mo dapat na hindi lamang babalik ang puhunan, kundi may magandang tubo at kita. Tumari po iniisip ng mga alagad ng ating Panginoon Jesus nang siya ay nasa tahanan ni Simon, nakitongin sa Betania. Ayon po sa Matthew 26, nagbuhos ang isang babae ng mamahaling ungwento sa ulo ni Jesus, nagalit ang mga alagad. Sabi sa verse 8 and 9, ano ang layon ng pag-aaksiyang ito? Sapat ito ay may pagbibili sa malaking halaga at bibigay sa dukha. Ngayon sinagod po ng Panginoon Jesus ang mga alagad sa verse 9 and 13. Sabi po, una, ng babae ay gumawa ng mabuting gawa. Ikalawa, hindi nila laging kasama si Kristo di tulad ng mga dukha. Ikatlo, inihanda po ng babae ang katawan ni Kristo sa pag-ilibing. At ikaapat, laging babanggitin ang ginawa ng babae kay Kristo tuwing ipapangaral ang Ebanghelyo. Ito po ay maaaring paalalamang na hindi natin maaaring laging sukatin ang halaga na ating kabutihan ginagawa ayon sa pakinabang na bunga nito. Tuwad ng pagsamba sa Diyos, pag-ibay sa iglesia, pag-uukol ng ating lakas at panahon sa ministeryo. Totoo ito, ukol sa mabibigyan natin ng tulong ang mga mahihirap na kailangan na wala pong isukli po sa atin. Ito ang tunay po na para sa akin, sukat na halaga na ating paglilingkod at pag-ibigay. Hindi po ang halaga na ating ibigay o dami na ating natulungan sa lupa, kundi kung ilang beses nating napangiti at napasaya ating Panginoon sa langit. Maraming salamat po.